Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Inkai's Human Garden. In today's video, guys, I am going to cook collard greens. I-recycle ko yung buto ng leftover na ham noong Thanksgiving Thursday. Kaya ang gagawin ko, magluluto ako ng collard greens. Kaya ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap, guys. Ganito ako magluto ng collard greens. Pag after Thanksgiving, pag meron ako ham, nire-recycle ko yung buto para pampalasa dito sa collard greens. Ito yung binili ko na collard greens. Shredded collard greens, guys. Bago ito siya, nung hinugasan ko na. Ewan ko, parang ano man to sa atin, parang kangkong. I don't know, collard greens ang tawag nila dito sa Amerika. Yeah, collard greens. Ang iba nilalagyan nila smoked ham, ham hocks. Pero ako, ang gagamitin ko yung buto ng leftover na ham noong Thanksgiving. I-recycle ko, guys. Yun ang gagawin ko pang lasa dito. Kaya guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano ang pag luto ko ng collard greens. Ito yung mga sangkap, dalawang kamatis, isang medium size onion, at saka lalagyan ko ng mamasita sampalok pampaasim. Kaya yan ang ingredients ko, guys, paggawa ng collard greens. Ito na yung ham. Ayan, ham, ito yung leftover ng ham na noong Thanksgiving. Nilagyan ko ng tubig, mga siguro mga 16 cups itong tubig na ito. Pakukuluan ko yan. Pagkatapos, lalagyan ko yung mga seasoning. Haluan ko na dyan ang seasoning. Lagyan ko ng bay leaves, whole peppercorns, garlic powder, lemon pepper, parsley, at saka ano yung onions, onions, tomato, and also sampalok pampaasim. Bago ilagay ko na yung collard greens at lulutuin ko ng 1.5 hours, medium high. Kaya kailangan lutuin mo ng matagal yung collard greens. Kaya guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo mamaya, okay? Ayan guys, siniwa ko na yung kamatis at saka yung sibuyas. At itong buong sampalok na pang sinigang, ibubuo ko ito, lahat, ilalagay ko lahat para medyo maasim-asim yung sabaw at saka yung collard greens. Kaya ilalagay ko na lahat yan, guys. Kamatis. Sibuyas. At ngayon, iaano ko lang ito, guys. Yeah. I-stir ko lang kaunti para mag ano yung seasoning, mag-mix together. Yeah, yung ham ito, guys, na niluto ko noong Thanksgiving, yung buto, tinanggal ko yung mga laman at nilagay ko sa freezer yung leftover para pang gamit in the future. Kasi yung asawa ko mahilig siya ng minsan ham and cheese omelette, kaya yun, nilagay ko na sa freezer yung laman ng ham. Kaya ang gagawin ko, guys, pakuluan ko muna yan ng mga 10 to 15 minutes bago ko ilagay yung collard greens. Kaya ipapakita ko sa iyo mamaya, guys, pag ready na ilagay yung collard greens. Hi guys, ito na yung collard greens. Nilinis ko na, winaswasan ko na. I already rinsed it off and washed it off. Pero ang sabi nila dito sa plastic bag, ready to use daw. Pero ang ginagawa ko, winawaswasan ko ulit kasi minsan may buhangin kaya maitim yung tubig. Pag hindi mo waswasan ako,
ano na lang kayang hitsura ang lasa, pero winawaswasan ko. Ang sabi nila, ano na daw, wash na daw, iwaswash, ready to use. Pero ako, tinilagyan ko pa, winawaswasan ko pa, I still wash it off. Kaya itong nakalagay guys, so ito ang colored greens. Yeah, ito lahat yan. Alam mo, maraming tingnan, pero pag ilagay mo na yan sa kaldero at ano yung maluluto na, kaunti na lang sila guys kasi mag-ano sila, mag-shrink. Kaya, yan ang ano, ang colored greens. Parang ano sila parang kangkong sa atin o kaya kamuti, kamuti tops. Kaya ilalagay na natin dito guys, kaya 1.5 hours ito kailangan pakuluan mo para lumambot talaga. Kasi kung hindi mo pakuluan ng matagal, matigas ang dahon. Ang binili ko yung nakaano na, nagupit-gupit na guys. Kasi meron ka rin mabili nito yung buo pa. Ang hitsura parang tabako sa atin, yung lalaki ng dahon. Ikaw ang mag, ano, hiwa-hiwa. Pero ang binibili ko yung naka, ano na yung cut para hindi na ako maghiwa-hiwa. Yeah, binili ko ito sa commissary last Sunday. Kaya 1 week ago na ngayon. Kaya ito guys, ayan na. Andiyan na lahat yung colored greens. Kaya ang gagawin ko dyan, pakuluan ko yan ng 1.5 hours bago ready na ulamin. Masarap sa kanin guys na mainit-init kasi maasim at saka yung cooler greens may flavor na kasi doon sa bones ng ham na leftover namin noong Thanksgiving. Kaya guys, ipapakita ko sa iyo mamaya ang finished product ng cooler greens ko. Hi guys, nagluto rin ako isda parang sapsap sa atin. Gagawin ko paksiw. Ang tawag nila dito sa Amerika, butterfish. Nilagyan ko ng ginger, onions, at saka kamatis sa ilalim ng kawali. Bago pinatong ko yung isda, ngayon nilagyan ko na naman kamatis at saka sibuyas at saka nilagyan ko nitong datok puti na vinegar. Kaya, ang tawag nito sa amin yata, inununan. Ewan ko sa Bisaya, paksiw na isda. Ang tawag nila dito guys, butterfish sa Amerika. Parang sapsap sa atin sa Pilipinas. Kaya lagyan ko yan mamaya ng ground pepper at saka asin kaunti. At saka kaunting olive oil. Kaya yan, tawag sa amin yata niya sa Bisaya, inununan. Kaya yan ang naisip ko rin lutuin ngayon kasi binili ko yan last month sa Safe Harbor Seafood Store. Eh, na-defrost ko na, kaya niluto ko na lang ngayon kasama yung colored greens. Ito na ngayon ang itsura ng colored greens, guys. Pinakuluan ko na yan. Mga 20 minutes na. Nilagyan ko rin ang mga buto-buto na ang leftover namin na turkey para dagdag lasa. Ham at saka turkey ang pang-flavor ng colored greens ko. Kaya papakita ko sa inyo mamaya, guys, ang finished product. Hi guys, ito na ang finished product ng diluto ko na butterfish. Walang ano, walang sabaw gaano guys. Medyo pinatuyo ko lang. Nilagyan ko yan ng ginger,
onions, tomato, at saka yung mga seasonings at saka suka natin, sukang paumbong. Tinanggal ko yung mga ulo, guys, kasi ayaw ko yung mga ulo eh. Hindi ko naman kinakain yung ulo, kaya tinanggal ko yung ulo. Ang tawag dito sa amin yata, paksiwi noon una na pinamara. Pinamara. Yeah. Ito, guys, ang finished product na niluto ko ngayon, butterfish with ginger, onions, tomato, and of course, vinegar, and a little bit of olive oil. Kaya guys, yan ang recipe ko ngayon, weekend cooking. Okay guys, ito na yung finished product ng collard greens na niluto ko ngayon ng leftover ham at saka leftover turkey noong Thanksgiving Day. Ni-recycle ko yung mga karne at ginamitan ko ng collard greens, sampalok, tomato, onions at saka seasonings na nilagay ko. Kaya ito na guys ang finished product. Tikman na natin kung anong lasa. Yung ano guys, yung sabaw lang ang tikman ko kung tama lang ang alat at saka yung asin. Oh my God guys, ang sarap. Ang sarap. Masarap ang sabaw. Masim-asim na nandyan ang lasa ng ham at saka yung turkey. At saka ito naman yung paksiw ko inununa na isda. Okay guys, I'm gonna wrap this up now. And I will see you soon next time on my next video. Sana nagustuhan nyo ang video ko ngayon. My cooking vlog tonight. Thank you guys for watching. Have a blessed day everyone. Bye for now. Don't forget to share, like, comment, and subscribe on my channel. Bye-bye. Kain tayo!